Tragic love story ni na Ellen Adarna at John Lloyd Cruz. Paano nga ba nagsimula ang kanilang relasyon at bakit ito nauwi sa nakakalungkot na hiwalayan kahit na may anak na sila? Nag-cruise ang landas ni na John Lloyd Cruz at Ellen Adarna noong nasa high school pa lamang si Ellen. Ayon sa aktres, una niyang nakilala si John Lloyd at ang kapwa kapamilya star na si Luis Manzano nang bumisita sila sa kanyang bayan sa Cebu. Si Ellen ay tagahanga lamang noong mga oras na iyon. Si John Lloyd naman ay isa ng matinee idol na lumalabas sa primetime serya ng ABS-CBN tulad ng Kay Tagal Kang Hinintay at It Might Be You. Sinabi rin ng aktor na sa Cebu sila unang nagkakilala ni Ellen at matagal na ngang panahon iyon. Noong October 8, 2016, nang unang mag-post si Ellen ng litrato kasama si John Lloyd sa kanyang Instagram account. Ang caption na kanyang nilagay ay nagpapakita ng kanyang kunwari ang pagganap bilang karakter ni Bea Alonzo sa One More Chance. Inilagay nito ang mga katagang, "Ako na lang, you had me at my #JLC, #PopoyandBasha. Sa naganap na Star Magic Ball ng taong iyon, nakikitang si Ellen ay close kay John Lloyd nang makita silang magkasamang dalawa. Subalit nasa isang relasyon pa si Ellen noon sa anak ni Pangulong Duterte na si Baste. November 2016, nang unang magkatrabaho sina John Lloyd at Ellen sa sitcom ng aktor na Home Sweetie Home. Lumabas bilang isang guest sa isang episode si Ellen. Ginampanan niya ang papel bilang isang babaeng umasa sa pangako ng karakter ni John Lloyd na mahahanapan ito ng trabaho. Di nagtagal, naging mainstay ng nasabing sitcom si Ellen. January 31, 2017, nang mabalitang nagkakamabutihan na sina John Lloyd at Ellen. Sa third anniversary press con ng Home Sweetie Home, pinabulaanan nilang dalawa na sila ay may relasyon. Ani Ellen, kahit minsan ay hindi gumawa ng kahit na ano si John Lloyd para siya ay paibigin. Subalit may mga nakakita sa kanilang dalawa sa lobby ng isang hotel kung saan sinasabing nakasuot lamang ng pambahay ang dalawa. Ito na ang maituturing na unang beses na nakitang magkasama sa labas ng trabaho ang dalawa. March 2017, nang silang dalawa ay magpuntang Ilocos Norte kasama ang isang grupo ng celebrities at non-showbiz friends at nakitang nagkakasiyahan sa Paway. Ito rin ang panahon kung saan mahigit isang taon nang hiwalay si John Lloyd sa aktres na si Angelica Panganiban at si Ellen naman ay hiwalay na rin kay Baste Duterte noon pang December 2016. Ilang linggong makalipas, nakita naman silang dumalo sa binyag ng anak ni na Beauty Gonzales at Norman Crisologo. Sila kasi ang tumatayong isa sa mga ninong at ninang ni Olivia. Lumipas ang anim na buwan, nakita naman ang dalawa sa Manila Bay upang panoorin ang sunset kasama ang isang non-showbiz friend. Wala pa ring balita sa tunay na estado ng kanilang relasyon noong panahong iyon. Matapos ang isang araw, nakita naman si John Lloyd sa apartment ni Ellen sa Maynila kasama ang isang non-showbiz friend ni Ellen. Dito makikitang masaya si John Lloyd na animoy komportable na sa lugar. Isang linggong lumipas nang mag-viral ang isang litrato na pinost ng non-showbiz friend ni Ellen kung saan makikita ang dalawa na nakahiga sa buhangin habang nakatingin sa cellphone. Ito ang sinasabing kanilang getaway sa Bantayan Island, Santa Fe, Cebu. Sa social media post naman ni Ellen, ipinapakita nito ang masayang si John Lloyd na tila walang pakialam sa mundo at enjoy lang nakasama ang aktres. Ang spekulasyon ng marami tungkol sa relasyon ni na Ellen at John Lloyd ay lumakas nang makita nilang tila hinaharanan ng aktor si Ellen. Makikita rin sa isang litrato na magkahawak sila ng kamay habang naglalakad sa beach. Nagsimula ring magulat ang publiko sa bigla ang pagbabago ng karakter ni John Lloyd at nagsimulang magtanong kung ito ay isang mabuti o isang masamang bagay para sa kanya. May ilang mga sources naman ang nagsabing masaya lamang si John Lloyd na nagagawa ang bagay na hindi niya magawa noon
At sa kanilang bakasyon sa Bantayan Island, nakakalabas ito ng hindi pinagkakaguluhan ng mga tao. Makalipas ang ilang araw, nag-post ang aktor ng kanyang saloobin tungkol sa mga kaganapan sa bakasyon nila. Sinabi nitong nakita ng publiko ang tunay na John Lloyd na natututo sa buhay. Sinunda naman ito ng isang maikling pahayag ng nooy chairman emeritus ng Star Magic na si Johnny Manahan at sinabing matututo rin ng aktor at kinalaunan ay magiging maingat na ito sa kanyang aksyon. Bumalik muli sa Cebu sina Ellen at John Lloyd at nakita ulit sa isang bakasyon. Dito na makikita ang pagiging malapit nilang dalawa sa isa't isa at may litrato pa na tila ginagaya nilang isang eksena sa pelikulang Titanic. Habang hindi pa nila opisyal na inihahayag ang katayuan ng kanilang relasyon, tila ginawa nilang maliwanag ito sa publiko sa pamamagitan ng tawag nila sa isa't isa na baby at baby love. Nakita rin silang dalawa na magkasama habang inihahatid ang kaibigan ni Ellen sa airport. Isa pang litrato na nagpapatunay na masaya si John Lloyd sa estado ng kanyang buhay pag-ibig ay ang pinost ni Ellen sa kanyang social media. Isang malaking ngiti sa mukha ng aktor ang makikita habang kasama niya ang sexy star. Sinabi rin ng aktor sa kanyang post na si Ellen ang babaeng nakapagdulot ng maganda sa kanyang buhay. Makikita rin ang isang litrato na hinahalikan ni Ellen si John Lloyd na tila kumpirmasyon na nga sa kanilang relasyon. Matapos ang isang buwang bakasyon kasama si Ellen at mga kaibigan nito, dumating ang araw kung saan nag-file ng indefinite leave of absence si John Lloyd bilang isang aktor. Ilang araw ang nakalipas nang makita ang aktor at si Ellen na nakabakasyon sa Casablanca, Morocco. Nagtungo naman ang dalawa sa Paris upang dumalo sa kasal ng kaibigan ni John Lloyd. Habang nasa wedding reception, namataan naman ang aktor na binigyan ng isang halik sa pisngi si Ellen. Noong panahong ding yun, isang pasabog mula sa veteran broadcaster na si Jay Sonza ang inilabas sa publiko at sinabi nitong ang kanyang pamangkin na nakabakasyon ay sinasabing nagdadalang tao. Patuloy pa rin ang bakasyon ni na John Lloyd at Ellen at ng mga oras na iyon ay dumating na sila sa Switzerland kung saan si Ellen ay naging ski instructor pa ni John Lloyd. Ilang linggo makalipas ang kanilang bakasyon sa Europa, lumabas ang kumpirmasyon na nagdadalang tao nga si Ellen at sa mga malalapit na kaibigan lamang niya ito sinasabi. Nasa Amerika naman ang aktor para dumalo sa kasal ng kanyang pinsan. January 2018 nang aminin na ni Ellen na siya ay nasa isang relasyon sa aktor na si John Lloyd Cruz. Ginawa niya ito sa mismong araw ng pag-post niya ng litrato kasama ang buo nitong pamilya at nandoon din ang aktor. Sa advance birthday party naman ni Ellen, nakita na ang kanyang itinatagong baby bump dahil nakitang suot nito ay isang oversized shirt at tila nadagdagan ng timbang. Subalit ang kumpirmasyon ukol dito ay nakita lamang nang sila ay magpunta sa Palawan kung saan lantaran nang ipinakita ni Ellen ang kanyang lumalaking tiyan. Dumating ang June 2018 nang isilang ni Ellen ang panganay nila ni John Lloyd. At makalipas ang 4 na buwan, inihayag nilang dalawa na sila ay proud parents kay Baby Elias. Makikita rin ang ilang mga bakasyon at masasayang moments nila kasama ang kanilang anak. Subalit dumarating talaga sa buhay ng isang magkasintahan o mag-asawa ang hindi pagkakaroon ng pagkakaunawaan. Nang sumunod na taon, nabalita ang hiwalayan ni na Ellen at John Lloyd. Ito ay nang aminin ni Ellen na dumaan siya sa matinding depression matapos ipanganak si Elias at sinasabi nitong siya marahil ang dahilan kung bakit hindi nagtagal ang kanilang relasyon ng aktor. Marami kasi ang pinagdaan ng hindi maganda si Ellen. Bukod sa postpartum depression, pumanaw ang kanyang ama na si Alan na siyang naging sandalan niya simula noong bata pa ito. Sinabi rin ni Ellen na tila hindi sila compatible ni John Lloyd kaya nagkakaproblema na rin ang kanilang relasyon noon. Pagkatapos sumailalim sa isang healing program si Ellen, mas naging maganda ang takbo ng kanyang mental health.
Naging maayos na rin ang relasyon nito kay John Lloyd at isang factor na rin na nakatulong sa kanya upang ayusin ito ay ang kanilang anak. Sa tulong ng healing program, nagsimulang bumuti ang kalagayan ni Ellen. Sa ngayon, mas maayos na raw ang paghawak ni Ellen sa kung anumang problema ang dumating sa kanya. Nagkahiwalay man sina Ellen at John Lloyd, hindi naman nila nakakalimutan ang responsibilidad nila bilang magulang kay Elias. Naiayos nila pareho kung paano ang magiging co-parenting setup nila para sa bata. Nakahanap man ng bagong pag-ibig si Ellen ngayon, bukas pa rin ito sa pagiging isang ama ni John Lloyd kay Elias. Sa ngayon, balik na nga sa pagtatrabaho ang aktor upang simulan ang bagong yugto nito sa buhay bilang isang responsableng ama. Mga ka-showbiz peeps, anong reaksyon ninyo sa ating paksa ngayon? Just type in your thoughts in the comment section below.